Kamusta, Fire Signs? Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Fire Signs? Naku, nahuli ka na ata. Nakita ko na ang ebidensya. Siya nga pala guys, pwede magkapalit ng message kasi connected ka sa person mo. Nako, pero yung una ko nakita yung kukunin ko. Study, minanmanan mo yung person mo. Para nga naman alam mo kung tama yung mga naiisip mo or naririnig. Mukhang may person na bumabawi. You and me forever. Nag-i-explore siguro yung person mo kasi meron siyang gustong matuklasan or maranasan. Ano man ang henerasyon ngayon, kung ano yung tama, yun dapat ang nananaig. Ayan, maganda tong message niya. Nagbago na ako. Ikaw ang pinipili ng person mo. Kapag ka sinabi mo, dapat gagawin din. Ayan, ito na yung huli. Magsisikap ako para sa iyo. Mukhang desidido nga talaga yung person mo. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang malakas na energy ngayon. Pero minsan, iyan na yung nagiging tema, yung personalized cards. Pero alamin pa rin natin. Kukuha lang ako guys ng konting cards para i-reverse. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Yung feelings mo muna ang aalamin natin. Mamaya na lang yung person mo. Pakinggan mo na lang ha, baka magkapalit yung sasabihin ko. 9 of Wands. Kung hindi ikaw yung sinurpresa, ikaw yung nag-surprise sa person. Kumukonekta na sa personalized cards na meron ka talagang pinag-aralan or inimbestigahan. At saka ang ilan sa inyo mukhang pagod ka na sa labanan na ito. Kasi lahat ng plinano mo parang nabaliwala. Marami ding realization patungkol sa mga challenges at saka nakaraang pagkakamali. At saka yung alam mong tama ang pinaninindigan mo kahit na ikaw lang mag-isa. At saka ang ilan sa inyo nagpapatuloy yung ipinaglalaban mo or pagtatalo. Ito naman yung dalawang cards kung bakit ipinakita yung 9 of Wands. 5 of Pentacles at Ace of Wands. Connected ang mga cards na ito na ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, pakiramdam mo yung sitwasyon or relationship, feeling mo hindi ka na secure at saka hindi na rin stable. Pero sa mga cards na ito, ipinapakita na kahit na may mga mahihirap na challenges na dumarating sa iyo, nakikita yung power na meron ka sa paniniwala mo at saka umaaksyon ka. At saka ang ilan sa inyo, nandun yung pagnanais mo na magkaroon ng improvement ang lahat. Kaya lang, may mga hadlang or challenges na kailangan ka munang harapin bago ma-achieve yung mga hangarin mo or goals. At ang mga positive na ipinapakita ng mga cards na pagkatapos nitong challenges na to ay makakamit mo yung fresh start
abundance, growth. Nakaabang na yan guys eh, yung mga angels mo para ibigay yung award sa mga nalagpasan mong pagsubok sa buhay. Success itong mga cards para sa career at financial, pero pagdating sa love life ay hindi. Kasi ang ilan sa inyo, iiwan mo yung person mo at mas pipiliin na magkaroon ng improvement sa sarili. Ang ilan sa inyo, hindi ka man nakipag-iwalay pero meron kang karibal. Alamin natin yung message ng mystical card sa iyo. Ang ilang single, sarado yung puso mo sa ngayon. Iba yung pinaglilibangan mo or hindi ka talaga ready para mag-start ng relasyon. Pero hindi naman yan habang buhay na sarado yung puso mo. Kasi may oportunidad pa rin naman na isaayos mo yung buhay mo at magsimula ulit ng panibagong love life. Yung trauma, yung kalungkutan, yan yung strength mo na mas lalong magpapatibay sa'yo para hindi ka na maloko pang muli. Guidance, na ang ibig sabihin matatag yung paniniwala mo sa Diyos at saka sa sarili. Na alam mo sa sarili mo na kahit nasa dilim, meron pa rin liwanag. Yun ang star, na yun yung sinusundan mo para tama yung direksyon na tinatahak mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang feelings ng person mo. Ituloy ko lang para sa mga single, na yung potential person na nagugustuhan mo, healing pa lang siya pagkatapos ng matinding kalungkutan na nangyayari sa buhay niya. Kasi yung potential person lang naman yung magiging sagot para mapabilis yung healing niya. Ito na yung person mo, feelings niya. Queen of Wands in reverse. Ang talas ng pakiramdam mo, no? Kasi diba sa umpisang mga white cards, pinag-aralan mo yung person mo eh. Kasi gusto mo maging fair. Pero tama yung mga decisions mo at saka puna. Na hindi nga talaga loyal itong person na ito at may pagkasinungaling. May mga gawa din siyang kwento para masustain yung mga nagawa niyang kwento sa una para mapaniwala ka. Yan yung feelings ng person mo. Pero ini-interpret ko lang yung mga cards. Hindi naman ako namimintas. Kung ano yung pinakita, yun yung sasabihin ko sa inyo. At saka itong person mo, may ugali siya na mapaghigante. Kaya mag-iingat. Kaya nga pinakita ng mystical cards na meron kang guide. Kasi yun yung nararapat sa buhay mo, yung maging masaya. Three of Swords in reverse at the Lovers in reverse. Cards pa rin ito ng person mo. Alam nyo guys, connected pa rin sa mga personalized cards, yung white cards. Na ang ibig sabihin, yung person mo, gusto niya na magkaayos kayo ulit. At saka, yung kalimutan nyo na kung ano yung nangyari sa nakaraan. Base sa mga cards na ito, yung person mo, nagkaroon nga ng problema pero parang hindi naman ganun kalala para sa kanya. May mga ganitong tao talaga guys, na mali na nga yung nagawa pero parang baliwala lang na kayang-kaya nyo mareresolbahan ito. Nakatatlong cards na siya na mapag-control at mapag-manipula na person. At saka, base na rin sa mga cards, hindi inaako ng person mo yung mga nagawa niyang pagkakamali. At feeling ng person, siya yung broken-hearted sa situation. At saka, alam ng person mo sa sarili niya na hindi naman ikaw yung punot dulo ng problema na ito. Meron talagang problem sa sarili niya na kailangan niya munang ayusin. At saka yung person mo, nakadalawang cards na gusto niya talagang yung makipag-ayos. Pero mas makakabuti na ayusin niya muna yung sarili niya.
itong surrender na mystical cards, ito yung nararapat mong gawin para sa person mo. Kung ano man yung mga nangyaring problema sa'yo sa nakaraan, isurrender mo lahat kay God. Kasi hindi lahat makukontrol mo. Kasi sa totoo lang, kung titingnan mo yung mga cards, tinutulungan ka nga para maresolbahan yung problem mo. Kung hindi mo kaya mag-isa na isipin, binigyan ka ng partner. Sa mga single, nakadalawang cards ka na. Na yung mga kapigatian sa nakaraan, yung hindi mo kayang i-let go, sikapin mo na unti-unti mo itong malagpasan. Kasi base na rin sa mga cards mo, ikaw lang din yung nahihirapan. At saka marami kang pagkakataon na nasasayang. Single ka man or nasa relationship, hindi yung physical contact ang magpapakonek sa inyo ng person mo or ng potential person. Kailangan love. At saka yung mga sarili nating decisions, mahirap isisi yan sa iba. Kaya kailangan pag-isipang maigi at kung ano yung napag-desisyonan mo, yun yung kailangan mong panindigan. Na dapat walang pagsisisi. The Moon, Justice, at Queen of Pentacles. Ito naman yung para sa relationship nyo. Sasabihin ko na rin dito yung patungkol sa career, financial, at health. Sa mga cards na ito, ipinapakita na kailangan ng fair at saka yung talas ng kutob mo at saka yung balanse. Para kapag nabunyag na yung katotohanan at saka may final outcome na, magiging patas ang lahat. Sa career, ang ilan sa inyo nagkakaroon ng miscommunication sa mga kasamahan mo sa trabaho. At ang advice ng mga cards ay ipagpahinga mo din naman yung katawan mo para makakapag-restart ka nang makaiwas sa gulo or stress. Sa financial, ang advice ng mga cards, mag-ingat sa personal o kaya online na manloloko. Kasi meron naman talaga magbibigay ng tagumpay sa iyo pagdating sa financial. Kailangan mo lang suriin. Nawala na ako ng battery guys, pasensya. Magkakaroon ka ng success sa financial. Dalawang cards na nagsasabi niyan. Pero kailangan maging mapanuri ka. Sa health, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong recovery at healing sa kalusugan. Ang ilan sa inyo healthy talaga na mga fire signs. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na kilalanin mong maigi yung mga potential person para malaman mo kung ano yung intention nila sa iyo. Taasan mo man yung standards mo o hindi sa pagpili na makakarelasyon, ibibigay ng universe yung hustisya na para sa iyo. Yung loving partner na deserve mo. Ang ilan na nasa relationship, akala ng ibang tao, perfect ang relationship nyo. At syempre, kung ano yung nagawang mali, yun yung babalik sa'yo kapag mali yung nagawa mo sa kapwa. Kaya kung sa simula pa lang, ayaw mo na talaga sa sistema ng relasyon nyo ng person mo, sabihin mo na para ma-resolvehan ito. Pero kung wala talagang epek, yun na yung tamang desisyon para magkahiwalay na ba or magsama pa rin. Para hindi na lumala pa yung problema at hindi nyo sisihin ang isa't isa. Ito naman yung alamin natin patungkol sa future. Five of Swords. Kailangan protektahan mo yung sarili mo sa mga taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. At saka sa umpisa, makikita mo na parang maganda naman yung nagiging takbo. Pero biglang magkakaroon ng betrayal sa situation. Kaya ang advice ng card ay huwag ka masyadong dumepende sa person para hindi ganun kasakit kapag nagkaroon ng problem. Ayan, ito yung una kong nakitang card. Five of Cups in Reverse. Itong card na ito ipinapakita na ang ilan sa inyo nagkakaroon ka ng problema pero tanggap ka lang ng tanggap
at ang advice ng card, habang nasa sitwasyon ka, kailangan mag-isip ka ng improvement para maresolbahan mo yung problem sa buhay mo. Itong Page of Pentacles naman, ang advice ng card ay kailangan magpatuloy ka sa buhay mo na mag-focus sa mga goals na kahit may mga problemang dumarating. Maybe ikaw ito o yung person mo na naibigay mo yung gusto ng isip mo at ng katawan mo. Pero hindi mo napagbigyan yung nais ng puso mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Six, six, six. You've worried about some aspect of your life and have been thinking negatively. 1055. This is the time that you remember courage and patience in your life. 777. Things will instantly happen for you. Affirm the power of a sudden blessing. From this moment onwards, you are breaking through. Miracles are real and natural for you. Tap 777 if you agree.